Hi guys, ngayon na 4.5 months na ako, no? Isishare ko sa inyo yung mga nakatulong sa akin na hindi naman mapadali, pero siguro yun yung right word, no? Mapadali yung malagpasan yung at least itong 4 months ko, no? Lalong-lalo na yung first trimester. Gusto ko lang siyang ishare, lalo dun sa mga first-time moms, na may mga things kasi na hindi mo siya naririnig. And parang hindi siya napag-uusapan, parang ganon. So, gusto ko siyang i-share sa inyo guys para in case na maranasan ninyo siya habang pregnant kayo, especially in first trimester, medyo may idea na kayo kung ano yung pwede nyo gamitin. Ito, I will mention kung ano yung mga na-approve ng doctors ko, syempre, para sure tayo, no? Para alam ninyo na i-check muna ninyo siya sa doctor ninyo. Okay, so mag-start muna tayo sa ako nung nalaman ko na pregnant ako, na-notice ko na lagi akong bumabahing, lagi akong sinisipon, parang hindi siya nawawala. And take note guys, meron akong rhinitis. So talagang nag-nasal spray ako, kahit nung hindi pa ako pregnant. Pero nung naging pregnant ako, parang ang lakas niya, ang tapang niya. And then, actually, before ako pumunta sa doctor ko, nag-research ako, no? And tama nga yung na-research ko, merong tinatawag na pregnancy rhinitis. So, kung pregnant kayo, guys, or kakabuntis nyo pa lang, and napansin ninyo na sipunin kayo, bahing kayo ng bahing, hindi na mawala yung sipon ninyo. And pag pregnant kayo, hindi kayo basta-basta pwede uminom ng kahit ano. Go to your ENT doctor. Binigay sa akin ng doctor ko is itong NASONEX na spray, which is ginagamit ko rin naman siya kahit nung hindi pa ako pregnant. So safe siya guys, kahit pregnant kayo. And kahit wala tong prescription, pwede nyo siyang bilhin. Pero ulitin ko, i-check muna ninyo sa doctor ninyo kung papayagan kayo. Okay, ako kasi pinayagan. I spray this twice a day, isa sa morning, isa sa gabi. Minsan dinitigil ko kasi feeling ko, oh, nawala na siya, okay na siya. And then, babalik na naman siya. Even now, nararamdaman ko parang at the back of my throat, meron akong parang plema. Kaya minsan parang malalim yung lunok ko. And parang minsan naririnig ko yung sarili ko sa tenga ko. Parang ganon. Pag nagsasalita ako, ewan ko kung napapansin ninyo, minsan kasi inuulit-ulit ko, ini-edit ko yung video, or parang inuulit ko yung pagsasalita ko hanggang sa masabi ko siya ng maayos, kasi minsan nagsasalita ako, naririnig ko yung sarili ko kasi parang yung plema nga, basta parang nandun sa likod ng lalamunan ko na nasa tenga ko. Kahit na nag-i-spray na ako, parang pinagiginhawa ka lang niya kasi nandyan lang siya. If I could remember, parang sabi ni Doc is, nandyan siya ng first trimester, nawawala ng second trimester, impossible na bumalik by the third trimester. 4.5 months na ako guys, andyan pa rin siya, hindi siya nawawala. So, tinutuloy ko lang. And kung hindi kayo sure, i-check ninyo sa doctor ninyo, okay? May isa pa nga akong concern, yung dryness ng eyes, kasi laging ganyan yung mata ko, hindi ko pa napupuntahan yung eye doctor ko kung pwede kong gamitin yung parang lubricating eye drops ko. Pero ibang story yun. Okay, so yun yung una. Pangalawa is pagsusuka. Hindi naman ako malalang magsuka. Siguro in the course of yung 3 months, mabul pa ng slightly nung bago ako mag-4, pero pasok pa rin siya sa 3 months. Siguro nakalimang suka lang ako, 5 to 6 times lang. Hindi ako yung suka ng suka. And that is because of my vitamins. Na-realize ko na pag tinitake ko yung isa sa mga vitamins ko, yung Obimin, doon ako nagsusuka, umaasim yung tiyan ko. So, nabasa ko, try mo siyang inumin sa gabi, and I did that. And then, once in a while, nagsusuka pa rin ako. Mararamdaman mo siya, guys. As in, pag inom mo, umaasim siya, ayan na siya, lalabas na siya. So, hindi mo naman pwedeng skip. Pwede mo namang papalitan, pag hindi naman okay sa'yo yung vitamins, kung doon kayo nagsusuka. Pero, pagpasok ko ng 4 months, wala na eh. Nararamdaman ko pa rin yung pagiging maasim niya sa tiyan ko. Pero hindi na to the point na nagsusuka ako because of that. So, ang remedy
na binigay sa akin ni Doc is itong TUMS. Basta naramdaman mong parang asim na siya and narinig niyo yon. Kasi nga pinipigilan ko yung parang plema pag nagsasalita ako kasi nandun siya. Ayan o, maririnig ko na naman yung sarili ko sa tenga ko. Hindi siya kasi gamot na gamot eh. So, safe siya sa pregnant. Ito yung chewable type. And then, ito naman yung parang candy na type. Unfortunately, nung naghanap ako sa Mercury Drug, parang ang sabi sa akin ng staff dun sa Mercury Drug, parang 2 years ago nang tinanggal sa Mercury Drug yung TUMS, hindi na nila tinitinda. I see it minsan sa SNR. Nakikita ko rin siya sa Beauty M&L. Maraming nagtitinda sa Shopee, pero hindi ako sure dun sa Shopee, no. Yung Beauty M&L, sure ako na original siya, no. So, ito nagkataon nung time na first trimester ko, nasa Canada yung husband ko. So, pinabili ko siya and binili niya both. Mas gusto ko yung chewable. Parehas lang naman ang lasa nung parang candy, pero eto guys, sobrang nakakatulong siya. Pag nararamdaman ninyong parang ayan na, iba na yung asim ng tiyan ninyo, i-candy nyo na siya. Parang 8 out of 10, nag-work siya sa akin. Minsan kinendi mo na wala talaga, suka ka talaga. Pag ganon yung case mo, yung suka ka talaga ng suka, humingi ka na ng prescription sa doctor mo. Yes, may pwedeng ibigay sa inyo. Ang binigay sa akin is itong PLASIL. Ito siya. Gamot na talaga siya. Pero guys, hindi nyo to basta mabibili. Kailangan ng prescription ng doctor ninyo. And parang 1 week nyo lang siya pwedeng gamitin. Hindi ko nga ito naubos eh. Kasi hindi nga ako yung araw-araw na nagsusuka. Hindi naman ako gano'n. Yun. So in terms of ganang kumain, yung first trimester ko, hindi naman ako mapili lang ako sa pagkain. Pag inulam ko na siya ngayon, ayoko na siyang ulamin tomorrow. Which is very unusual for me kasi kaya kong mag-ulam ng same ulam in 3 days. Hindi ako ganun kaselan sa pagkain. Pero hindi rin ako yung super gana matakaw. Hindi talaga ako ganun kaya siguro hindi rin ako tabain. I eat when I'm hungry. Ganun lang. Pero most of the time talaga, parang lagi akong walang ganang kumain. Parang ganun. Ganun talaga ako, guys. So, used ako sa yung parang snacking lang. So what I did is prutas. Buti na lang yung prutas, nakakain ko siya. Okay siya sa akin. So yun, parang nauto ko yung sarili ko. Prutas lang ako ng prutas. Except yung pakwan, which is one of parang lagi kong kinakain. Yung first trimester ko, pumait yung lasa sa akin ng pakwan. So tinigil ko siya. Yung melon, okay lang. Pero tinigil ko siya. And then pagdating ng yung pag-after no first trimester ko, nung pumasok na ako ng 4 months onwards, kagaya yung 4.5 na ako, no? Bumalik na yung panlasa ko, na-appreciate ko na. Even yung apple cider na non-alcoholic, isa yun sa lagi kong iniinom eh. So sabi ko, sige, try ko siya. Meron dun sa Marks and Spencer, no? First trimester, hindi ko siya gusto. Parang lasa siyang beer na hindi maintindihan. And hindi ako minom ng beer, guys, eh. So, hindi ko siya gusto. Ngayong 4 months onwards na, okay na dahil bumalik na yung panlasa ko, na-appreciate ko na siya. So, parang siya yung beer ko, pero hindi siya beer, guys, ha. Parang beer, soft drinks ko siya, pero hindi ko siya laging iniinom kasi, syempre, may sugar, parang ganyan. Pero hindi siya super tamis. Try nyo, guys, kung pregnant kayo, baka magustuhan ninyo. Ako, nasanay ako na laging, nung hindi pa ako pregnant na, laging naglalagay ng fibrosine sa tea or coffee, pero matagal na akong hindi umiinom ng coffee. Parang mag-3 years na. So, tea na lang. Marami yung tatanong sa akin, bakit ka nag-stop uminom ng coffee? Ayoko kasi yung nakakamiss yung amoy niya. Pag ginagawan ko ng coffee yung husband ko, sobrang namimiss ko yung amoy. Gusto ko yung amoy niya. Pero ayoko kasi yung effect niya sa akin na unang-una ang baho ng ihi. Amoy kape. Mabango yung kape, pero pag inihi mo siya, hindi siya mabango. Second is dehydrated ka. Oo, sasabihin nung iba, di uminom ka na, uminom na maraming tubig. Pero kasi, after mong mag-coffee, yung
isang gulp lang o dalawang gulp, okay ka na, and then busy ka na ulit eh. Ako ha, ganun ako ha. So napansin ko parang nadidehydrate ako, even my skin. And at the same time, ayoko yung effect ng coffee na so hyper. And then pag nawala yung effect ng coffee, parang bagsak ka ng walang dahan-dahan na warning. Parang pang, bagsak ka lang ng ganun, hindi ko gusto. Unlike with the tea, parang kalma lang yung effect ng caffeine niya. And actually, nasanay na ako ng hindi ma-caffeine masyado na tea. Gusto ko lang ng something na mainit sa chan sa morning. So, nasanay ko na yung sarili ko, guys. So, ayun lang. Wala naman akong against sa coffee, pero hindi ko lang gusto na yung effect sa akin na ganon. So, ayun na. So, going back, lagi akong naglalagay ng fibrosin sa tea pag in the morning kasi pampalambot ng stool. And I think nakaka-help siya na dumumi ako everyday. Plus the tea, no? Kaya hindi ako masyadong mapuson. Kasi siguro walang naiipon na dumi. Kasi this is very personal na guys, ha? Kasi walang naiipon na dumi kasi naidudumi ko siya everyday. Pero nung naging pregnant ako, plus na-warningan na rin ako ng sister ko and ng ibang friends na pag naging pregnant ka, and also pag nagbabasa ka ng articles, no? About pregnancy and sa stool, no? Because parang maapektuhan yung panunaw mo or something like that. Parang hindi na magiging regular yung pagdumi mo. And possible na tumigas siya. So, tinanong ko kagad yung doctor ko kung ano yung pwede kong i-take. In case, yung mahirapan akong dumumi, matigas yung dumi. Binigay niya itong SENOKOT. And ito hindi kailangan ng prescription. And in-advise niya sa akin na i-take ko siya. Ito nga nakalagay dito for 2 times a day. Pero ang advice ng doctor ko is every other day. Pero nakaubos lang ako ng isang itong pack. So parang 4 pieces. And then I realized hindi ko siya need. Kasi siguro kakakain ko nga ng prutas dahil nga parang wala akong gana. I mean, kahit na bumalik na yung panlasa ko and nakakakain na ako ng maayos, may days pa rin na wala akong gana kasi nga ganun na talaga ako. Kahit nung hindi pa ako pregnant, talagang parang mahina akong kumain. Hindi talaga ako masyadong magana. So, prutas lang ako ng prutas. Kaya yung stool ko, although hindi na siya everyday, parang every other day na yung nangyayari, pero okay lang, malambot. So, sa inyo na nahihirapang dumumi, guys, try this, try yung SENOKOT. Pwede siya sa pregnant, but don't take it every day. Take it every other day. Para safe, no? And also, check with your doctor, syempre. Okay. So, 4.5 months na, no? Since first time na mama ko, no? First time na maging pregnant. Plus, lagi akong nag-gym. Hindi ngayon, ha? Pagpasok ko ng 5th month, pinayagan na ako ng doctor na bumalik sa gym. Pero, before, no? Lagi akong nag-gym. So, medyo tight yung muscles ko. So, ang liit ng chan ko, guys, mukha lang siyang puson, mukha lang siyang beer belly. Tapos may days na mas maliit siya, parang lalong wala siya. May days naman na malaki siya. Depende kasi daw sa position ng baby, kasi I'm reading, no? And also depende sa kinain, kung bloated ka, kung maalat ba yung kinain mo, parang ganun. Pero ang liit pa ng chan ko, guys, kaya ko pang itago. Pero yun nga, may days na medyo nakabukol siya ng konti, depende sa kinain ko, or kung hindi ako nakadumi, parang ganun. So, ngayong 4.5 na ako, maski pa paano may konting maghirap. Tatawanan niyo ako kasi pag pinakita ko yung chan ko kasi parang wala lang talaga. Even yung sister ko natatawa sa akin eh. And yung ibang friends. Kasi yung ibang friends ko na may chan to begin with, parang sinasabi nila, mas malaki ba yung chan nila sa akin? 4.5 months na to. Pero for prevention ng stretch marks, kasi lahi din namin siya. I bought this, itong Mustela na stretch marks prevention and itong yung oil. Mabilis itong ma-absorb. Pero for some reason, nung tinetest ko to sa kamay ha, nung binili ko yung oil, ang bilis niyang na-absorb. Parang, uy, wow, ang ganda, hindi siya malagkit, ganun. Nung nilalagay ko na siya sa chan ko, parang kailangan ko na sobrang dami para ikalat. And then parang kahit naka-aircon ka, parang ayoko. Mas gusto ko to, guys, yung cream. Syempre, depende sa inyo kung dry yung skin ninyo, no? Hindi naman kasi dry yung skin ko. Yung ginagamit ko kasing body wash is mga oil wash, oil body wash. I will link
all of this, yung na-mention ko, ililink ko below. Pati yung oil na body wash na ginagamit ko, ililink ko below sa description box. Pero hindi ko yung dito nabibili. Nabibili ko sa Singapore. I don't think mahanap mo siya dito. Minsan ginagamit ko rin yung Olay na ano ba yun, yung body wash? 5-in-1 ba yun? Yung moisturizing, whatever, chu-chu-chu, parang ganon. Ginagamit ko rin siya kasi moisturizing siya sa skin. Ayan o. Kaya minsan pag tinitingnan ko yung sarili ko sa mirror, may natural glow yung balikat ko. Because of yung parang namo-moisturize yung skin ko. So kahit hindi kayo pregnant, pwede nyo siyang gamitin. Again, ililink ko below lahat, no? So ito, going back dito sa my Mustela na Stretch Marks Prevention Cream. Mas gusto ko siya, hindi siya yung cream na iniisip ninyo na thick, malagkit, mahirap spread. Kabaliktaran siya nung oil nung nilalagay ko na siya sa tiyan. After maligo, syempre nilalagay ko siya. Ayan siya, guys. Mas madali siyang ilagay, mas madulas siyang ilagay sa tiyan. Okay, itong isa kong i-share sa inyo. Ito, hindi ko to masyadong naririnig until nag-google ko siya. Hemorrhoids. Ano nga bang Tagalog ng hemorrhoids? Almoranas. Ano ba yan? Medyo pangit pakinggan, no? Kaya siguro walang nag-share, hindi siya napag-uusapan. Hindi ko siya naririnig sa ibang yung mommies na. Di ba yung ibang mommies, masasalubong mo, ay ano, magkakaganito ka. Ay, pagka-reach mo ng ganyang buwan, magkakaroon ka na ng ganito. Pero never kong narinig yung magkakalmuranas ka, magkakaganito ka. Well, hindi lahat kasi nagkakaroon, pero yung iba nagkakaroon. So, ako medyo namaganang konti yung hemorrhoids ko, no? And then when I googled it, kasi nga parang pinipress ni baby, parang lahat gumagalaw, so possible talaga na lumabas siya. Konti lang. Sa akin, konti lang, no? And nung unang lumabas siya, namaga siya. Masakit, yung uncomfortable kahit nakaupo, kahit nakahiga. Kahit itulak mo siya ng itulak, lalabas kasi siya eh. And then, na-research ko, pahidan mo siya ng coconut oil. So, I bought this virgin coconut oil sa Healthy Options. Make sure na malinis yung mabili ninyo. Coconut oil lang. Kaya sa Healthy Options ako bumili kasi para safe. So, what I do is, naglalagay ako ng konti sa daliri. I know, medyo kadiri. Pero, mamis, ang laki ng maitutulong nito sa inyo. Kasi yung almoranas ninyo, lalabas at lalabas yan. Pero at least, matatanggal ninyo yung maga and magiging komportable kayo. Okay? So, what I do is twice a day, no? Maglalagay ako ng konti dito sa kamay and then parang imamassage ko siya ng konti kasi medyo nakalabas and then push. So, habang pinupush mo siya, nalalagyan din siya ng konti sa loob. Sinasabi ko sa inyo, 1 to 2 days tanggal yung maga. And kahit i-research ninyo, maraming gumagamit nito sa ibang bansa na mommies kasi nakakatulong siya. Tanggal yung maga, guys. So, ayun, mababawasan yung pain, magiging comfortable na sa inyo yung pag-upo, paghiga, ganun, even yung paglalakad kasi mararamdaman mo siya eh. And lalabas at lalabas siya, pero at least hindi na siya yung maga na masakit. Sabi nila, pagka after mong manganak, babalik na siya sa dati. So, isipin niyo kung 4.5 pa lang ako, tapos pababayaan ko siya, diba? Ang daming months pa ahead. So, sobrang comfortable. Pero, sobrang nakatulong si virgin coconut oil. Kahit hindi kayo pregnant at meron kayong almoranas, alam nyo yun, umiiri kayo pag matigas ang dumi, pinipilit ninyo, and then lumalabas siya ng konti. Pahiran nyo ng coconut oil, ipush ninyo, try it lang twice a day, makakatulong siya. Kasi si coconut oil, may anti-inflammatory na parang something siya. Kaya nakaka-help siya na matanggal yung inflammation, parang ganun. And okay siya. So, Google ninyo, guys, para marami kayong matutunan. Pero, ayan, so far, yan yung nakahelp sa akin na hindi mo na kailangan ng gamot. Kasi di ba pag pregnant ka, parang iniiwasan mo yung sobrang daming tinitake na gamot. So, ayan, guys. Ayan na, so sana nakatulong sa inyo. Kasi ako, nung una, alam mo yung parang karay-karay ka.
ano bang dapat kong gawin, may pwede ba akong i-take. Lahat nire-research mo, kinakabahan ka, kalma lang. Darating din yung point na nahihiya ka naman sa doctor mo kasi parang ang kulit mo, tanong ka ng tanong. Iwasan ninyo yung soft drinks as much as possible. Kahit yung tikim, ako hindi na, inahiyaan ko na. Meron pang yung point na nagki-crave ka and then naisipin mo, baka pwede yung Sprite kasi wala namang caffeine. Kasi more on yung caffeine eh. Pero yung sugar, isipin na lang ninyo. So, wag na. Bawal ang coffee. Ano yan eh, depende sa doctor ninyo, bawal ang coffee, bawal ang tea, pero at a certain point, pwede ka nang uminom parang ilang, sabihin na natin isang serving lang, parang ganun. Pero ako iniwasan ko na completely, so ang iniinom ko na lang sa morning is fresh na orange juice. So natanggal na yung habit ko na naghahanap ako ng mainit in the morning. Okay na sa akin, since ang init naman ngayon, so fresh orange juice with ice. Sinasabi nila bawal yung masyadong malamig. Wala namang ganun sa ibang bansa eh. So tanungin niyo yung doctor ninyo pa rin syempre kung sasabihin niyang bawal or hindi, pero wala naman. I mean, even if you googled it, kasi ako yung mahilig kasi ako sa sparkling water, yung mabula na water, pero nung naging pregnant ako kasi umiba yung lasa niya sa akin. So yung regular na water sa akin, since walang bula, walang dating, pero pag nilalagyan ko ng ice, parang mas na-enjoy ko siya. So parang ganun. So kung ano yung mag-work sa inyo guys. And syempre kung meron kayong questions, mas maganda magtanong kayo sa doctor. May mga ibang things na hindi naman sobrang seryoso na pwede ninyong itanong sa mga friends ninyo or relatives ninyo na naging pregnant na before. Pero nasa sa inyo kung yung pag-weigh, kung ano yung tama, ano yung mali. Okay, so the reason why I'm sharing this guys, like for example, yung TUMS, yung coconut oil, yung sa pagsusuka, kasi may mga iba kong friends na, ay, may pwede palang i-take pang nagsusuka. Yes, tanungin ninyo yung doctor ninyo. Kasi hindi naman pwede yung sinuka nyo na lahat yung kinain ninyo, wala nang nutrients si baby. Diba? Isipin ninyo si baby. Okay? Wag ninyo masyadong isipin yung gamot na naman, ayokong maggamot. Yes, iiwasan ninyo yung maraming gamot pag pregnant kayo. Pero pagdating dun sa point na halos wala nang pumapasok na pagkain sa inyo, isipin ninyo yung bata. So, magtanong kayo sa doctor. So, ayun guys, I hope nakatulong sa inyo. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!